Nauso po ngayon napakaraming mga investment. Kung kayo po ay magla-log in sa Facebook, marami po kayo makikita na paanyaya na napakagandang investment ito. At yung mga nagpo-promote nito ay talagang mahuhusay magsalita at nai-encourage yung mga investor to invest their hard-earned money para doon sa tinatawag na ROI or return or of ROI, ano? Return of investment. At ito pong nakaraang mga araw ay we went to an office sa isang opisina na kung saan ay ang amin pong mahal na sa buhay ay nag-invest. Actually, she started investing last year, and that was I think September of last year. Kasama din po ako at nakita ko yung ganda ng prospect ng pag-invest sa company nila at napakaganda ng return of investment. Okay, and then nag-invest po ang aking mahal sa buhay, and nung mga first 4 months ay bumabalik yung return. Ngunit eventually ay nagkaroon ng problema sa SEC, yung company, at nagpatawag ng Zoom meeting ang manager ng company at mga investor ay in-invite for a Zoom meeting at binigyan ang mga investors ng other option in order for them na either magpatuloy sila sa investment or either i-withdraw nila ang kanilang investment, ngunit only 1% lamang ang profit. Kaya nagagalit yung mga investors. There were more than 4,000 investors doon. And so what we did, I think kamakalawa, so we went to the office to verify what happened. And maganda naman yung paliwanag ng manager. Meron lang silang naging kakulangan sa pagre-rehistro ng kanilang company na doon sa SEC. So, nakaka-stress po yun, di po ba? Imagine, nag-invest ka ng malaking halaga sa isang company only to find out later na yung iyong pera ay hindi mo makukuha kagad or maaaring maglaho na lang parang bula. So, it is wise always na before we invest, tingnan natin yung track record ng company, tingnan natin kung maganda yung kanilang reputation. Tingnan natin kung ano na ang kanilang capital at nasa ng mga sphere of investment yung kanilang mga shares and mga bonds na meron sila. So napakaganda muna na siyasatin natin maigi bago tayo mag-venture into any kind of investment, lalo kung ito'y bago sa atin. So it's always wise to think that, ano ha, lalo kung yung ating pera ay talagang bago natin naipon, ay bigla na lamang maglalaho. I remember, dun, sabi po ng manager dun sa office, there was a man who invested ₱1,000,000 doon sa same company, and mahirap, mabawi kaagad, hindi nila pwedeng maibalik ng biglaan sapagkat babagsak yung kanilang mga napasimula na. So, ganun pa man, ay pinag-iisip tayo na bago tayo talaga mag-invest, ay atin munang siyasating maigi. I was watching TV the other night, and there was a woman na nag-i-insist siya, I will not allow my kids to be vaccinated with COVID-19 vaccine because of fear of side effects, yung long-term side effect ng vaccine para sa mga 5 to 11 or 12 years old na mga bata. And so, yun po yung kanyang decision, at yun po ay isang karapatan ng mga magulang kung nabilang protection nila sa kanilang mga anak. So, kung ito po ay totoo, no, sa larangan po ng pananalapi, at ito po ay totoo rin po sa larangan ng kalusugan, na bago tayo magpasya na maglagay ng any vaccine sa ating katawan, kinakailangan masigurado muna natin kung ito pa talaga ay ang benefits outweigh the risks
mas malaki ang pakinabang kumpara sa losses. Kung ito po ay ginagawa natin sa mga bagay na ito, whether it's in the form of monetary investment or sa ating kalusugan, because we value our health, because we always say health is wealth, should this true to us when it comes to choosing or selecting a church wherein we could be part of, wherein we could belong. Ano po? Because importante yung pag-join natin sa isang local church na kung saan, mga kapatid, ay ang usapin dito ay buhay at kamatayan. Remember, if you will not be wise enough to choose a church na talagang biblical, and then you have spent many years attending the church, you became a member, you were so active in the church, you even gave your tithes and offering to the church, and you have found out later na mali yung teaching nila. So what a wasted years. What a wasted time of being there. What a waste of money giving to the church kung mali ang kanilang mga katuruan. And so it is always proper for us, especially those who are looking for a church to join, because you are not satisfied with the way things are going on in your churches. So today I would like to discuss this topic on the marks of the true visible church. We know last Sunday that the church is the communion of the saints, and there is a visible and invisible church. So what I am after this morning's sermon is the marks of the true visible church. Ang mga tanda, ang mga palatandaan ng tunay na nakikitang local church wherein you could choose to belong and you could spend your lifetime here on earth doon sa local church na ito. So at least I have three marks na gusto kong ibahagi sa inyo sa umagang ito. And this is from the Reformed perspective. Bago natin simulan ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ay tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos sa langit, salamat po na kayo ang tunay na may-ari ng iglesia. At sa inyong iglesia mo ipinagkatiwala ang pure preaching of the gospel. At sa inyong iglesia mo ipinagkatiwala ang katotohanan na pwede naming tayuan, panangnan, panghawakan. Lalo na po sa panahon na ito na napakaraming mga relihiyon, mga Christian organization, fellowships, bearing the name of Christ, the Bible, and the name Christian. Subalit ang katuruan ay hindi solid na nakaground sa inyong mga salita. And many people are flocking to these churches, and they were looking for some kind of ecstatic experiences, some kind of emotional level na pwede nilang maranasan, which are not common to us here in Villa Carolina Bible Christian Church and some other evangelical churches, where the preaching of the gospel is purely yun po yung pinakapangunahin. Kaya tulungan niyo po kami sa umagang ito na maunawaan namin ang kahalagahan ng pagiging kabilang sa tunay na nakikitang iglesia na pinagkatiwalaan mo ng purong salita ng Diyos na may pangaral, sapagkat itong inyong kalooban. Sambahin po ang inyong pangalan sa umagang ito, in Jesus' name. Amen. So before I read the passage in 2 John chapter 1 verse 9 to 11, at dadaanan ko po yan, these are the three marks of the preaching of three marks of the true visible church. The first is the pure preaching of the gospel. Ang purong pangangaral, pagtuturo ng ebanghelyo ng ating Panginoon. The second is the administration of the sacraments or the ordinances, the proper
biblical administration of the two sacraments. And the third is the practice of church discipline. The practice of church discipline. So these are the three distinguishing marks. If you are looking for a true visible church, then these are your criteria na po pwede ninyong gamitin para sa inyong pag-join, pag-stay sa local church na yan. Okay? So, first, ito pong the pure preaching of the gospel. Okay? So, ito po ang importante sa lahat. And the other two, the administration of the sacraments and even the practice of church discipline are contingent to this first mark, which is the preaching of the pure gospel of the Lord Jesus Christ. There was one pastor that says, he said this about the church. He said, there is no pure church, but there is a true church. And then I could add, there is no pure visible church, but there is a true visible church. Now, why do I say this? Bakit ko sinasabing there's no pure church or visible church here on earth? There's no pure visible church here on earth until the second coming of the Lord Jesus Christ. Why? Because the church, from the first time it was established in the first century Pentecost setting up to our time and even the generation to come until the Lord Jesus Christ returns, will always be a mixture of tares and wheat. Will always be a mixture of good fish and bad fish. And this will occur until the great separation of the sheep from the goat happen, and that will happen when the Lord Jesus Christ comes. So remember the parable in Matthew 13 about the tares, yung pansirang damo at yung trigo na kapwa tumubo at hinayaan na tumubo hanggang sa panahon ng pag-aani. And that is the picture of the local visible church. There will always be a mixture of professing Christian and a true believer of the Lord Jesus Christ. Kaya nga noong nakaraang Sunday, I gave emphasis on pakatiyakin natin na tayo ay hindi lamang professing Christian by name. No? Sapagkat darating yung panahon na meron talagang judgment. And then, doon din sa parable of the net, na kung saan yung pagkahuli ng lambat, sa lambat ng mga isda, ay inihiwala yung masamang isda, hindi pwedeng kainin, at binukod yung magandang isda, mabuting isda. So, kaya walang pure church until the Lord Jesus Christ comes. Visible church, I'm referring to, mga kapatid. In the invisible church, there is always a pure church when it comes to a visible church. So, the first mark of the visible church, if you are looking for one, and I hope so, and if you are not already satisfied with your local church because you feel that there's lacking in terms of depth in theology, wherein more on experiences, on ecstatic experiences, on high emotional level upheaval. Ito yung nakikita natin. But when it comes to theology and the pure doctrine of the gospel of Christ, nakukulangan ka and you feel so dissatisfied, then this is one of the marks na pinaka-importante sa lahat na dapat mong hanapin. Go to a church where the pure gospel is preached each Lord's Day. Hanapin mo yung tunay na nagtuturo ng purong ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang maging unang pamantayan mo sa iyong pag-join o paglipat sa church na yon, sa local church na yon.
hindi mo dapat pagbatayan yung gagaling ng mga musicians, yung mga manunugtog, yung mga song leaders, o yung kasikatan ng mga ngaral sa church na iyon, o yung napakalaking worship area nila, o yung dami ng taong dumadalo sa kanila, o yung convenience na mayroon ka sa paghahanap ng parking space sapagkat malawak ang kanilang facility, o dili kaya malapit sa iyong tahanan at madaling puntahan, kaya ito ang iyong magiging batayan sa iyong pagpunta, pagtatalaga ng sarili, pagsamba sa iglesia lokal na iyon. Huwag ito ang iyong maging pamantayan sa pagdaluroon. Instead, alamin mo muna kung ano ang pananaw nila tungkol sa Bible, sa salita ng Diyos. Kung kanila po bang kinikilala na ang Bible ay purong salita ng Diyos at ang lahat ng nilalaman ng Biblia ay salita ng Diyos. The Holy Scriptures. At ang Biblia ay walang kamalian. At ang Biblia ang mapanghahawakang autoridad at mapagkakatiwala ang autoridad sa pananampalataya, sa pamumuhay, at lalo't higit sa usapin ng kaligtasan. Kung kanila po bang kinikilala na ang Biblia lamang ang tanging autoridad ng local church, hindi ang mga leader ang authority, ang final authority, kundi ang salita ba ng Diyos ang authority ng church? At pinagkakatiwalaan ba nila ang Biblia? At nag-alalaan ba sila ng panahon na palaging pag-aralan ang Biblia para sa ikapagiging banal ng lahat ng mga nakay Kristo? Mami, paano nung, excuse me, pag-init. Sorry po. So ito po ang importante na atin munang tingnan. Ano yung view nila sa salita ng Diyos, sa Biblia? So this is the mark of a true visible church of Christ. The proper handling of biblical doctrines. Look for a local church wherein the teaching is solidly grounded on orthodoxy. Look for a church that does not compromise the teachings of the Holy Scriptures. Look for the church that upholds biblical orthodoxy in matters of faith and life. Yun ang una nating batayan. Teaching, doctrine, pananaw sa Biblia. Pinag-aaralan bang Biblia o sineset aside ang Biblia at ang nangingibawo ay ang mga personal na karanasan ng mga tao sa loob ng iglesia. Kailangan ito ang unang pamantayan na ating titingnan sa pagpili ng visible, true visible church. So, doctrine is very important. Theology is very important. No? Kahit kung ikaw man ay isang musician, song leader, the more you are engaged in leading the church in the area of singing and praising and worshiping, the more you should be rich in knowledge of God, of theology. Nakakalungkot yung mga musician minsan, kakatapos ng kanilang pagkanta, lumalabas na at hindi na nakikinig ng preaching ng gospel. Nandun na lamang sa labas kasi tapos na yung kanilang trabaho sa loob ng church. Pero kung ikaw ay involved sa worship, the more that you are involved in worship, the more that you need to be deep in your knowledge of God. And it will not happen if you are not studying the Bible with the other members of the body of Christ. It will not happen. You are not just playing here and performing. You should ground yourself in the Bible. Not just the worship leaders, everyone that calls himself a Christian. This is no exception.
This is not just for pastor who needs to study daily and meditate on the Word of God daily. This is for all Christians, because this is the main thrust of a true visible church. The pure gospel, the pure doctrine of our God. Doctrine matters. Well, you may say, doctrine, I don't like doctrine. Napaka negatibo nang dating sa kanila. Some people are allergic to this word doctrine, because their idea of doctrine is very negative. Because they think that doctrines are meant and initiated by church leaders to control or to manipulate the followers, the people. That is true in one sense. You remember during the days of our Lord Jesus Christ, the Pharisees, even the Sadducees and the scribes were using their man-made doctrines to control the Jewish people. So it is true in one sense. You will find a lot of charismatic preachers who has this power to control people over their wrong doctrines. Ang iba ay may halong threat, pananakot, na kapag lumabas ka sa church nila, hindi lang mga nganib ang iyong kaluluwa, pati ang iyong buhay, kasi you have a tendency to broadcast yung mga kamalian ng teaching ng local church. And it happened. You know, the appointed Son of God, and now he is not appointed Son of God. He is destined to disappointment. Not appointment or appointed, because he has this FBI warrant of arrest in America. So mga kapatid, yun ang ating titingnan. Mahalaga ang doktrina. Kahit na maaring negatibo ang dating at gagamitin ang doktrina to control, to manipulate the people, pero kung tama at tunay ang doktrina, hindi nito minamanipulate ang mga tao. Ang Diyos ang nagkukos para ang mga tao ay sumunod sa katuruan. So, hindi dapat ganito ang ating tingin pagdating sa salitang doktrina. There are also false teachers even now that use their doctrines and teachings as way to manipulate their followers. But there is exemption to the rule. As long as the proper doctrine is being preached and taught in the church, that is not controlling people, that is expounding the truth so that people will find the truth. And people will order their lives upon the biblical truth. That is not manipulation. So doctrine, napakahalaga nito, because even this word doctrine is a biblical word. It is found in the Bible. Even the apostles used the word doctrine in their writings in the New Testament. But the word doctrine came not from the Greek word, but from the Latin word doctrina. So this is Latin. No, yung salitang doctrine, Latin yung pinagmulan. Na ang kahulugan ay ito, that which is taught. Kung ano ang tinuturo. And the early Latin version, that is the Jerome Vulgate translation, na for the past 1,000 years of Christendom was the only available translation, kaya naitago ang katotohanan ng salita ng Diyos for the past 1,000 years between the year 500 to 1,500 years, and that is in human history, the medieval period, the Middle Ages kung tawagin, tanging Latin version lamang ang available na salin. Kung hindi ka marunong mag-Latin, hindi mo maunawa ng scripture during that time. And that was the first translation in Latin who used the word
doctrine, for the word teaching. Teaching. Yan po yung salitang doktrina, teaching, okay? And the first, and by the way, this Latin Vulgate translation used at least the word doctrine for more than 100 times. But the first English, okay? And we owe this. Meron tayong utang na loob sa tao na ito, John Wycliffe. The first English Bible translation to use the word doctrine is the 1382 Wycliffe translation. And also, we know that even the King James Version of 1611 used and incorporate the word doctrine in their translation. Okay? So, the Latin word is doctrina, and there we get the word doctrine. But in Greek, the word is didache. Didache. That is the noun form meaning instruction or teaching, yung content, yung nilalaman ng mga aral. And the word or the verb form is didaskalia, meaning the act of instruction or the occupation of teaching or teaching, meaning pagtuturo. So, yun ang verb form. So, didake and then didaskalia. So, yun po yung salitang doctrine. And the ESV version and some other version, modern version of the Bible use this didaskalia or didake to refer to doctrine. Let me give you some examples. If you open your Bibles to the letter of Paul to 1 Timothy, 1 Timothy chapter 1 verse 8 to 11, especially verse 10, and I will read this in English Standard Version. In verse 8, Paul says to Timothy, "Now we know that the law is good if one uses it lawfully. Understanding this, that the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, the sexually immoral, men who practice homosexuality, and slavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine." And the translation of sound doctrine is this: uncorrupted teaching. Walang kamali ang turo. Hindi corrupt na teaching. Yun po yung salitang doctrine. Verse 11. "In accordance with the gospel of the glory of the blessed God with which I have been entrusted." This is a very good parallelism or equating the law. Because sabi ni Paul, the law is good, di ba? The law is good, sabi niya. Mabuti ang kautusan. And he equates the good law of God into sound doctrine. If you will analyze as you read this passage, the good law of God and sound doctrine ay equally pinapaliwanag dito ni Apostol Pablo, and it is also in accordance, sumasang-ayon sa gospel ng kaluwalhatian ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanila. So this is the one of the examples of the modern version that use the word doctrine to refer to teaching or uncorrupted teaching. Okay, let's go to our verse or passage in 2 John chapter 1
there is only one chapter in this short letter, 2 John 1:9-11. So let us read that. This is another example of the use of the word doctrine. But in ESV, the word that was used is the original didache teaching. Let me read that from verse 9-11. It says, "Everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching, that is, didache, of Christ does not have God." So, sino man daw na hindi sumusunod sa katuruan tungkol kay Kristo ay wala ang Diyos sa kanya. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son. So, sino mang sumusunod sa turo tungkol kay Kristo ay sumasa kanya ang Ama at ang Anak. If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or give him any greeting. Kung mayroong pumunta sa inyong tahanan na hindi ganito ang turo na ayon kay Kristo, hindi katulad ng teaching na ayon kay Kristo, huwag mo silang tatanggapin at huwag mo silang babatiin. For whoever greets him takes part in his wicked works. Dito pa lang, babatiin mo pa lang, ay ikaw ay nakikisama na sa kanilang mga masasamang ginagawa. Sabi dito ni Apostol Juan. So ano ang ina-address dito ni Apostol Juan? Well, this is about false teachings na tinatawag in the first century at ito ay palasak, yung tinatawag na Gnosticism. No? Gnosticism. Ibig sabihin ng Gnosticism, ito ay galing sa salitang Gino na knowledge. Pag mysticism, ibig sabihin ay a kind of mindset, a worldview. Okay? So, Gnosticism is based on knowledge. At ang kanilang pananaw is knowledge is superior to virtue. Mas mataas ang pagpapahalaga sa kaalaman kaysa sa mga karakter. Katulad ng pag-ibig, ng kababaang loob. Yan po yung Gnosticism. At ang kanila pong, actually nakapasok ito sa church, no? Noon, noong panahon na ito. Ang pananaw po ng mga Gnostics sa banal na kasulatan ay ganito. Scripture can only be understood by a select few. Mauunawaan lamang ang salita, ang banal na kasulatan, tanging na mga iilang mga nakakaalam. Okay? So parang there is a spiritual elitism. I heard that Justin Peters, as he corrected the teachings of the Pentecostal charismatics, especially those leaders in the Pentecostal circles, na because they have this access to God, that God is directly revealing them His words and His plans and His purposes. And they will always use the word, "The Lord told me this. The Lord has said to me." So, if you will analyze what they have heard from the Lord, you could not even find those words in the Bible. But they were saying, "The Lord has said this to me." Pero wala sa Biblia. Meron silang tinatawag nilang revelation from God. Pero wala sa salita ng Diyos. Kahit buklatin mo ang Genesis to Revelation, di mo makikita. At sasabihin nila yon, yung narinig nila sa Diyos, at yun ang ituturo nila sa mga tao. Pero wala sa Biblia. At sila lamang ang nakaka-receive ng mga ganong revelation from God. And that is a form of Gnosticism. Bumabalik lang doon sa first century false teaching, mga kapatid. Yan po ay isa sa mga maganda po panoorin niyo si Justin Peters. Napakaganda po ng kanyang mga pagtuturo. Ano ho? So, spiritual elitism.
spiritual elitism. Yan po ang Gnosticism. And because they value knowledge more than virtue, well, ano ma-expect mo sa kanilang buhay? They have a very low moral. Matatalino sila, they have access to spiritual world, pero ang buhay nila bagsak. And in this context, in John's 2 John, we'll find that they do not believe in the doctrine of the incarnation of our Lord Jesus Christ. They reject the incarnation of our Lord Jesus Christ na itinuturo ni John because they cannot reconcile that how come this deity, this divine, can unite itself into something that is material in form like a body. Because the Gnostics do not believe that the body is also created by God and is good. For them, only the spirit is good and the body is bad. So anything that is material, whether it's money, they are all bad. Only the spiritual things and the spirituality are good. That's why they cannot reconcile the doctrine of incarnation. How come that the good God, the pure God, the holy God will unite himself and take a form of a human body? And that is, for them, impossible, unaccepted. And that is the context here in our passage. So I'm not going to elaborate this part further, but my point is, the word doctrine appears in both of these passages, although coming from the original didache, Greek teaching, and that is equivalent to sound doctrine. So sabi ni John, huwag ninyo silang tanggapin. Kung yung kanilang doktrina ay kakaiba, huwag ninyo silang tanggapin. Itakwil nyo sila. So yun po yung point. And even in Matthew 7, sa Sermon on the Mount, sa verse 15, pinapag-ingat ng Panginoon ang kanyang mga alagad sapagkat time will come na mayroong mga bula ang propeta na lalapit sa kanila na may damit na tila ng tupa, pero ang totoo ay sila pala ay lobong maninila. And then sa kanilang mga bunga, mo sila makikilala. You will know them by their fruit. So maraming mga ngaral ngayon, gumagamit ng salitang in Jesus' name, gumagamit ng salitang Jesus, pero hindi mo makakikitaan ng katulad ng kay Jesus. No? Kakaiba ang lifestyle, kakaiba ang teaching. Pero gumagamit ng salitang Jesus, ng salitang Kristiyano. Kaya po, napaka-importante sa pagpili natin ng local church, consider first and foremost their teaching, their doctrine. In even in Hebrews chapter 13 verse 9, mayroon ditong warning sa bawat isa din sa atin. Sabi doon sa Hebrews 13 verse 9, huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamagitan ng biyaya, hindi sa pamagitan ng mga pagkain na di pakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Huwag padala sa mga turong sari-sari. Kung hindi ka grounded sa Bible, madali kang maaakit ng turong sari-sari. At kahit anong teaching i-embrace mo, pakikinggan mo, katutuwaan mo, and worse, pag dumating ka sa iyong local church, maaari mo pang ituro without first investigating whether it is grounded in the solid biblical doctrines. Dahil maganda ang teaching, there's a form of Christianity, pero humanism pala, psychology pala, self-help pala, motivational speaker pala ang pinanggalingan. Na ang trust ay hindi sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, kundi sa sariling kakayanan at pagpupunyagi. So beware mga kapatid, the Bible is clear cut on this. We must be aware of the different kinds of false teachings.
And they are the untrue, the false, visible church, whether they have the name of Christian in their SEC registration, we don't care. So look for a church that preaches the pure doctrine of God. And we are trying, by the grace of God, to bring you the solid doctrine and teaching of our Lord Jesus Christ. At tayo po'y nagsisikap na gawin ito sapagkat ang Diyos ay napaparangalan. Kaya, napaka-importante po ng teaching, ng doctrine, true doctrine. Sapagkat napakabigat ng maling doktrina dahil mapangwasak ito ng buhay at pananampalataya. Kaya may babala si Paul tungkol sa sinong mang magtuturo ng iba na ebanghelyo kaysa sa ebanghelyo na tinanggap natin mula sa Panginoong Hesukristo. At yan po ay mababasa natin sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia sa chapter 1 verse 8 and 9. Ang sabi ni Apostol Pablo doon, "Dato po at kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil." Sa English, yung salitang matakwil, anathema. Let him be anathema. Ano ba ibig sabihin ng anathema? That means be devoted to eternal destruction. Ganun po yung pag-handle ni Apostol Pablo sa mga maling teaching. Kung may maling teaching na dumating sa church, pakasumpain siya. He will be destroyed forever. Yun ang salitang anathema. That means be devoted to eternal destruction. Yung meaning niyan. Kaya napaka-importante na huwag tayong tanggap ng tanggap ng mga maling katuruan. And then sa verse 9, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na ay matakwil. He must be eternally condemned if he is teaching other gospel. Siya man ay isang anghel o siya man ay isang apostol o kahit maging si Apostol Pablo man ang magturo ng ibang gospel other than what he has received from Christ, let him be an anathema. So, ecclesiastically, in the context of the church, he must be excommunicated. Kailangan tatanggalin na siya sa membership role kung mali ang teaching niya. Ganun po ang pagtaya ng Apostol Pablo pag ang pag-uusapan ay wrong doctrine. Kaya we do not associate with churches that have different doctrines than ours. So, kung kayo po ay hindi mag-aaral ng doctrine at you consider and you call yourself Christian, well, hindi lang kayo madaling masusway ng false doctrine, no? Kundi hindi pa nalulugod ang Diyos sa atin kapag ganyan. Lalo na, matagal na tayo sa Panginoon, ang alam lang natin, John 3:16, available naman sa church ang pag-aaral ng teaching, hindi naman natin dinadaluhan, saan po tayo lalagay? Kaya napaka-importante po na sundin natin ang paalaala ng Bible tungkol sa pag-alam ng mga doktrina ng church na ating kinabibilangan. Hindi po sapat yung nakadisplay lamang sa kwadro, katulad sa atin. Meron tayong nakadisplay statement of faith, nakadoon yung ating belief about God, Trinity, Christ, salvation, sin, eschatology, nandyan, nakalagay lang sa kwadro. Hindi po sapat yung nakadisplay lang sa kwadro. O isasabit lang natin sa SEC na itong ating statement of faith, mga kapatid, pag-aralan po natin. Yan po ang ating business dahil yan ay salita ng Diyos.
at yan ang hindi lilipas. Nakakalungkot lang, marami sa atin, walang pakialam, walang malasakit. Pero nawa, magising na po tayo. Lalo na ngayon sa social media, ang daming mga churches. Pwede kang mamili eh. Sa panahon na sa oras na ito, ang daming sabay-sabay na nagbo-broadcast ng online service. Pag ang pinili mo magandang kantahan, maganda ang video, ang sound effect, ang lighting, doon ka, maa-attract ka. No? Pero pagka parang mukhang boring yung si Pastor Mon, ay lilipat ka na kagad sa kabila. Ganun na ba ang ating pagtingin, pagtatalaga ng ating sarili sa church? So, look for a church that preaches the true gospel of the Lord Jesus Christ. So, hindi dapat nakadisplay lang yung ating statement of faith, kundi dapat itong pag-aralang mabuti, alamin natin ang katotohanan upang kung meron magtatanong sa atin tungkol sa ating pag-asa, tungkol sa ating tinatayo ang katotohanan, kaya nating maipaliwanag sa kanila. Hindi yung, tanong natin kay pastor, hindi yon. Kailangan ready tayo at handa tayo na magpaliwanag tungkol sa ating pag-asa. Eh, pero kung hindi natin alam ang ating katuruan, ano ating ipapaliwanag? Di po ba? Naturingan tayong mga mananampalataya, matagal na sa Panginoon, di natin kaya na-explain ang katotohanan. Pagkakataon na sana para makarinig ng gospel yung tao na wala pa ang oportunidad. Kaya importante yan. I'm always pleading before you, mga kapatid. Mag-join kayo ng mga Bible study. Mamaya lamang po, medyo masama ang pakiramdam ko. I will not be able to teach. Hopefully, Lord willing, next Sunday will be able to resume. Sa mga youth, naantay ko kayo sa mga Bible study. Huwag a-attend. Umaten kayo. Mamaya wala lang tayo. Pero ihanda ninyo yung ating mga sarili. Mag-aral tayo. This is going to be our business. So, importante yan. Kaya kung kayo pipili ng local church, sa ating mga kaibigan na nanonood dito, if you are considering to join a local visible church of the Lord Jesus Christ, bago kayo sumali dyan, alamin nyo muna yung teaching ng church na iyan. Ayon ba yan sa banal na kasulatan? Huwag po tayong maaakit sa iba't ibang pakulo na mayroon sa local church na iyan o sa mga pamamaraan ng mga churches na iyan para makahikayat ng mga dadalo at para maraming dumalo sa kanila. Maraming mga schemes, maraming mga mechanism na ginagawa ngayon na consumerist type. Kung anong gusto ng mga tao, yun ang ibigay mo. Gusto nila kantahan, ilaw, disco, type na service, yun ang ibigay mo. Tsak dadagsa ang tao. Pero dapat maunawa natin na kaya lamang dapat pupunta ang tao dahil sila'y nananabik sa purong salita ng Diyos. Hindi sa mga panlabas na manifestation, kundi sa salita ng Diyos na pwede nilang panangnan hanggang sa sila ay pumalaw sa daigdig na ito na matatag silang nakatayo sa katotohanan na kanilang mapanghahawakan. So that when the moment of their departure comes, they'll be able to say, "Into your hands I commit my spirit." Because they were solidly grounded in the dark of God. Hindi maaagaw yan, mga kapatid. Yung emotional upheaval na meron tayo pag nagkakantahan, nawawala yan. Masaya tayo ngayon, pupuri, papalakpakan, paglabas ng church, wala na po yan. Pero yung solid preaching of the gospel, hindi mawawala yan, mga kapatid. At yan ang ating pong pagbabatayan ng ating pag-join sa iglesia. Mas pinapahalagahan sa ibang mga churches ang kanilang mga spiritual na karanasan. Marami po niyan, lalo na yung mga artista, nagpapatotoo tungkol sa providensya ng Diyos. There's nothing wrong with that. God is a God of providence. He always provide our needs. But when you examine closely their testimonies,
Seldom they mention about sin and about repentance. They always say God is good because He provides. Nung ako ay down, God lift me up. Nung ako ay problemado, wala akong pera, God provided. These are the testimonies that you will always hear. But seldom you hear, I'm a sinner. I am doomed to destruction. But because of God's mercy, He brought me to Himself. And I've realized how blessed I am because of Him. Although there is a place for experiences, personal experiences in our Christian life, but it should not become the prime motivation and the source of our guidance in our faith in life, because experiences varies at hindi po yan ang absolute. Only the Word of God is the absolute. Kaya nga mga kapatid, tandaan po natin ang unang pagkakakilanlan marka ng tunay na visible church ng Panginoon ay the true and faithful preaching of the Word of God. Now let us go to the second mark. And this is the second mark, which is also contingent from the first. And that is the administration of the two sacraments or yung ordinansa. What is a sacrament? Well, sabi po sa Westminster Catechism, and I quote, "Sacraments are holy signs and seals of covenant of grace immediately instituted by God to represent Christ and His benefits and to confirm our interest in Him, and us also to put a visible difference between those that belong unto the church and the rest of the world, and solemnly to engage them to the service of God in Christ, according to His word." End quote. Sa Tagalog, ang mga sakramento ay mga banal na tanda at mga tatak ng tipan ng biyaya na agad na itinatag ng Diyos upang kumatawan kay Kristo at sa Kanya mga pakinabang at upang patunayan ang ating interes sa Kanya. Gayon din ang paglalagay ng nakikitang pagkakaiba sa pagitan ng mga kabilang sa simbahan o sa iglesia at ng iba pang bahagi ng mundo at taimtim na isali sila sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo ayon sa Kanyang salita. The word sacrament. Like the word Trinity, you could not find that word in the Bible. But you believe in this word sacrament. In the former Catholic Church na pinanggalingan natin, there are at least 7 sacraments po ata kung hindi ako nagkakamali. But in the Bible, we could only find 2 ordinances or sacraments that was instituted by no other than Christ Himself. So the word sacrament is derived from the Latin word sacramentum. So katulad ng salitang doktrina, ito ay galing sa salitang Latin. Ang sakramento ay galing din sa salitang Latin. At ginagamit po itong salitang sakramento ng mga sundalong Romano bilang tanda ng kanilang panunumpa. Yung pong salitang sakramento, ito po ay bilang tanda ng kanilang full-fledged allegiance, panunumpa ng katapatan at pagtatalaga ng kanilang sarili sa kanilang general o sa kanilang kapitan, sa kanilang pinuno, na susundin nila ang kanilang pinuno saan man dako sila dalhin ang kanilang pinuno, na hindi nila tatalikuran yung utos, pamantayan ng kanilang pinuno. Yun po yung salitang sakramento, from the Latin word sacrament. So doon sa dalawang sakramento na meron sa church, ano po yon? Baptism, water baptism, and yung pong pag
the Lord's Supper o yung banal na hapunan, yan po yung tanging sakramento na itinalaga ng Panginoon lamang. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, ito pong mga sakramento na ito ng bautismo at banal na hapunan ay simbolo ng pagtatalaga ng isang mananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo na siya yung ating kapitan ng ating kaluluwa, the captain of our soul. Siya yung kapitan ng ating kaligtasan, the captain of our salvation. At itinatalaga natin ang ating sarili sa Kanya na tayo ay susunod sa Kanya at sa Kanya mga pamantayan at mga kautusan. Saan man dako niya tayo dalahin. Yun po yung sakramento. To define. So, malapit na kaugnayan kay Hesukristo bilang kapitan natin. Siya yung ating commanding in chief. Susunod tayo sa Kanya. Yun po yung sinisimbolize nitong dalawang sakramento na ito. At ang mga sakramento pong ito ay ang Diyos mismo, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagtalaga. He established these two sacraments. At tanging yaon lamang mga ordinances na ito na itinalaga ni Jesus ang dapat isagawa at tuparin ng kanyang bayan. Ano po? Kasi sa Roman Catholic, meron pang pagpapahid ng Santo Olio sa may sakit, meron pang pag-aasawa, yan daw po ay mga sakramento rin, kasal. Pero sa atin, sa Biblia, makikita natin na itong bautismo at banal na hapunan lamang ang directly na itinalaga ng ating Panginoong Hesukristo. So, sabi po ni Greg Allison sa kanyang artikulo sa The Gospel Coalition, and I quote, sabi niya, "The word sacrament is an outward and visible sign of an inward and invisible grace." The word sacrament is an outward and visible sign of an inward and invisible grace. Isang panlabas na nakikitang tanda ng panloob na di nakikitang biyaya. So, ang dalawang ordinansang ito ng bautismo at ng banal na hapunan. Ang layunin po ng pakikibahagi sa dalawang ordinansang ito ay katawanin nito si Kristo sa atin. When we obey into water baptism and when we participate in the Lord's Supper, kinakatawan nitong mga ordinansang ito si Hesukristo sa atin, who He is to us, that we are in union with Him. At magdudulot po ang dalawang ito ng pakinabang sa atin, sa ating kaugnayan sa Kanya, tungo sa paglago at pagkakaroon ng malalim na interes sa Kanya. Ganoon din naman sa pamagitan ng dalawang sakramento or ordinansang ito ay napatutunayang tayo ay kabilang sa true visible church at yung mga hindi nakikibahagi at hindi nagpapabautismo at hindi nakikisa sa banal na hapunan ay nagpapatunay lamang ito na hindi sila kabilang sa tunay na iglesyang nakikita. Dahil ang sakramento po ay isang tanda para sa atin, ito ay may kinakatawan. So, kung kayo mag-aral ng apocalyptic literature sa Revelation, halos malaking bahagi ng aklat ng pahayag ay mga symbols, pero yung mga symbols na yon, marami doon ay may kinakatawan, mayroong meaning. Okay? So, ganoon din naman, itong sakramento ay mayroong mga kinakatawan ito. Pero ito ay mga tanda. Tulad ng mga signs, halimbawa, nung ako'y Boy Scout, tinuro sa amin na ang ating palang bansang Pilipinas ay mayroong tatlong bituin na kinakatawan yung tatlong malaking pulo, Luzon, Visayas, at Mindanao.
At yung sikat ng araw ay mayroong walong sinag na kumakatawan naman sa mga lalawigang nagtanggol sa mga manlulupig. So mayroong symbol, pero may kinakatawan ang ating pambansang watawat. Ganon din naman, ang bautismo at banal na habunan ay simbolo at kumakatawan sa malapit na kaugnayan natin kay Kristo. Ang tubig, yun po yung nakikitang tanda para sa bautismo, at ang alak at tinapay para sa banal na hapunan. Ang mga kinakatawan po nito ay mismong si Jesus sa atin. At ang mga pakinabang na ipinagkaloob niya sa atin sa ilalim ng ating pakikipagtipan sa Kanya, sa bagong tipan ng Kanyang dugo. Halimbawa, ang tubig ay isang anyo ng paghuhugpong sa atin kay Kristo. And this is how the Westminster Catechism defines baptism. It is like an engrafting into Christ. Yung bang inihugpong tayo kay Jesucristo. At ang tubig ay kumakatawan sa paghuhugas. Tulad ng samuling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Ayon po sa sulat ni Pablo kay Tito sa chapter 3 verse 5, basahin natin. Tungkol ito sa bautismo, yung kaugnayan ng tubig sa paghuhugas. Sabi ni Apostol Pablo kay Tito, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago ng sa Espiritu Santo. So nakita natin salitang sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at sa pagbabago sa Espiritu Santo. So ito po ay yung regeneration, yung born again. Okay? So, yung tubig ay simbolo ng paghuhugas. Isang kasangkapan para malinis ang lupang katawan. Sapagkat ang tubig ay may kakayanang luminis sa maruming katawan. Kung kayo naligo kanina, alam niyo po yung ibig ko sabihin. Kung paano naman ang dugo ng Panginoong Hesukristo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo ay may kakayanan din na maglinis hindi ng ating katawan kundi ng ating kaluluwa mula sa dumi at mansa ng ating kasalanan. Kaya ang bautismo ay salamin, simbolo ng paglilinis na ating kaugnayan sa Panginoon. Kaya tanging yaon lamang mga tunay na ipinanganak sa Espiritu at tumugong may pananampalataya ang dapat talagang mabautismuhan. No, bagamat pag-uusapan ay sino ang pwedeng bautismuhan, who will be the subjects of the water baptism, sa mga covenant reforms, sinasabi nila, well, kasama yung mga bata, the paedo baptism expression. Pwedeng mga bata bautismuhan. Meron po sila mga biblical na mga pinangahawakan and I will totally agree with them as well. At yun naman tinatawag na credo baptist confession or expression ng baptism. Pag sinabing credo expression, ay kinakailangan may sapat na gulang na yung babautismuhan para maipahayag niya, verbally, maipronounce niya ang kanyang pananampalataya. Dahil yung mga bata ay hindi po pwedeng magpronounce ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. So yun naman ang mga argumento dyan. In either case, whatever will be, hindi naman ito malaking usapin. No? As long as napapractice yung ordinance na ito ng baptism, hindi ito malaking usapin. Pwede magkasundo ang paedo baptism and credo baptism. Walang problema dyan. No? So, pero ang ito magiging malaking problema. Kapag ang nabautismo na hindi tunay na Kristiyano, yun ang malaking problema. Samantala, ang tinapay at ang alak naman ay sumisimbolo sa katawan at dugo ng Panginoon. Maliwanag na yan sa Biblia. So itong alak at tinapay ay panlabas na elemento na kinakatawan ng pagkikipag-isa ng mga mananampalataya kay Hesukristo. Kaya dapat pong isagawa itong dalawang ordinansa na ito. Yung bautismo
at yung pagbabanal na hapunan hanggang sa katapusan. No? Kailangan po ito ipinapractice ng true visible church sapagkat ito po ay kaugnayan natin kay Kristo. Pinalalakas nito ang ating kaugnayan, malapit na kaugnayan sa Panginoong Heso Kristo. At ito rin, lalo na po yung tinatawag nating Lord's Supper, ay ito yung ating malapit o malapit na pakikisama sa iglesia ng ating Panginoon. At ito isang daan ng biyaya para maitalaga natin ang ating sarili sa ating Panginoong Heso Kristo at sa kanyang iglesia. Nakakalungkot lang, hindi natin napapractice yung Lord's Supper. Pero kung kayo dadalo sa next Sunday, Lord willing, meron po tayong Lord's Supper sa Lord's Sunday. I-open na po natin ang ating iglesia, ang church, sa face-to-face worship next Sunday. So, importante yan. Dapat ginagawa yan at hindi dapat binabaliwala. Kaya kung tayo ay mananampalataya sa Panginoong Heso Kristo at hindi pa tayo nababautismuhan, magpabautismo po tayo. Importante yan. Magkakaroon tayo ng membership class. Mag-aral tayo. Ano ba ang kahulugan ng bautismo? Bakit kailangan bautismuhan? Hindi yung nagpabautismo ka, hindi mo naintindihan. Bakit ka nga ba ako nagpabautismo? Hindi tama yon. Mag-aaral tayo kung bakit mahalaga yan sa ating pagsunod sa ating Panginoon. At ganun din naman ang ating pakikibahagi sa Lord's Supper. Huwag mo nating babaliwalain ito. Yung iba naman, sakala ang sumasamba, pagka first Sunday, dahil may Lord's Supper. Pero yung second, third, fourth Sunday, ala na. Pero darating na naman susunod na buwan, first Sunday. Hindi naman gayon. Hindi po dapat iyan. At yan ang ating pag-uusapan naman tungkol sa discipline. At ito yung pangatlong tanda. First mark, the pure preaching of the gospel of God. Second, the administration of the two sacraments, baptism and Lord's Supper. And third, my last point, ay ito, the practice of church discipline. At tulad po ng administration of the sacraments, ito pong church discipline is also grounded on the doctrine of the scriptures, on the doctrine of God, on the doctrine of the church. Kaya hindi po tayo nagpa-practice ng church discipline na hiwalay sa Bible. Dahil galit tayo doon, nagdulot ng kahiyan sa church, ang kapatid na iyon, kailangan pahayaan natin siya, disiplinahin. Ganun ba yung pagdisiplina? So, pag-aralan natin itong church discipline. Sapagkat ito ay ayon din sa banal na kasulatan. At ito yung ikatlong tanda ng tunay na nakikitang iglesia. Bagamat nakakalungkot, ang practice ng church discipline ay hindi na masyadong nabibigyang pansin sa panahon ngayon. Ang problema kasi hindi nakakarating sa leadership, sa pastor, ang mga masasamang kasalanang gawain na nagbibigay sa kahihiyan sa pangalan ng Panginoon. Hindi nakakaabot sa pastor. Ang iba ay nako-cover up, ang iba ay nahihiya, ang iba ay umaalis na lang sa kapilya, sa church, at lumilipat na lamang sa ibang church. So, kaya malaking usapin itong church discipline sa panahon natin ngayon, mga minamahal ko. Ang iba naman mga pastor, leaders, ay natatakot mabawasan yung miyembro. Pag dinisiplina yung miyembro na nagkasala, nagdulot ng kahihiyan sa pangalan ng Panginoon, ay malalagay sa alanganin, sa kahihiyan, sa community, sa mga kapitbahayan, church. Lalo na kung ang pastor, ang elder, ang diakono, ang na disiplina ay mas matindi. Pag-uusapan sa community, ganyan pala sa inyo, yung pastor ay dinidisiplina. Kaya napakaselan, maselang usapin ang magdisiplina. At nakakalungkot dahil sa may mga pagdidisiplina na maaaring sa halip na dinidisiplina ang magpakababa at magpasakop sa disiplina, yung nagdidisiplina ang parang umaabot pa at nagmamakaawa pa doon sa mga disiplina. Nakakalungkot po yan. Hindi dapat ganyan na nangyayari. Meaning, hindi dapat ito pinababayaan. Sapagkat ito'y nasa banal na kasulatan. At meron dalawang uri ng discipline. Sa Bible, nandyan yung discipline na kung saan ito ay galing sa Diyos. This is the fatherly discipline of His children, both individually and corporately.
At makikita natin niyang unang discipline na yan na ang Diyos mismo ang kumikilos sa Hebrews 12 verse 7 hanggang 11 where it says, sabi doon, "It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. But later, it yields the peaceful fruit of righteousness of those who have been trained by it." So this is about the fatherly discipline of our God. At lahat tayo ay sinasubject ng Diyos sa disiplina niya. Dahil tayo ay kanyang mga anak, hindi tayo anak sa labas. At ito ay tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin bilang siya'y ating ama. And this kind of discipline that each of us and even the whole church could go through, this kind of discipline aims to share, for us to share in God's holiness. Makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos. So He trained us. Yung sumpo salitang discipline ay ang salita dyan ay train or training, pagsasanay. Okay? And this kind of discipline na allow sa atin ng Diyos na mangyari, ito po ay katibayan ng Kanyang genuine love for us because we are in relationship with Him. Kung inyong anak ay mahal ninyo, hindi nyo pababayaang lumaking suwail, didisiplinahin nyo. Tama po ba? Hindi mo susundin ang lahat ng gusto ng anak mo. Kung mahal mo siya, didisiplinahin mo siya. Di po ba? Ganon din ang Diyos. Dahil tayo ay nakaugnay sa Kanya bilang siya'y ating ama, tayo'y Kanyang anak, at mahal niya tayo, ipinapailalim niya tayo sa Kanyang disiplina. At itong disiplinang ito, mga kapatid, ay naglalayo na sanayin tayo sa pagsunod sa Kanya. At sabi dito ay mahirap, masakit. Hindi tayo natutuwa kapag tayo dinidisiplina. Lalo na kung tayo lumalayo sa kalooban ng Diyos, makakaranas tayo ng bigat ng kamay ng Diyos. At yun ay layunin ng Diyos para tayo manumbalik sa Kanya. Kahit naman sa Old Testament ganon, papadala ng Diyos ang mga manlulupig sa Israel. Papatalo ng Diyos sila sa kanilang mga kaaway para matutunan nilang manumbalik sa Diyos. That is a form of discipline in the Old Testament. Sa atin, kapag tayo ay lumalayo sa Diyos, nandun parang bigat ng kamay ng Diyos sa atin. Maaring nasa atin ang lahat ng mga bagay, wala tayong hahanapin pa. No? Pero ang totoo, hungkag na hungkag yung ating puso. Malayo tayo sa kalooban ng Diyos. Wala tayong kapayapaan. Stress na stress tayo sa buhay. Hindi tayo masaya. Hanggang sa matutunan nating lumapit sa Panginoon, pinadaan tayo ng Panginoon sa wilderness para hanapin natin siya. So yun po yung form of God's discipline to train us for obedience. And lastly, it produces the fruit of righteousness in our lives. So, di ba ang ganda nito? It produces the fruit of righteousness. Nais ng Diyos makita yung bunga sa atin ng katuwiran. Kaya importante yung discipline na yan. So that is the first discipline in the Bible. God's discipline. No? Pangalawa, yung tinatawag kong church-directed discipline. Church-directed discipline. And this is an integral part of the church's moral and theological responsibility. Okay. And this is the kind of discipline na kung saan the church is the primary responsible for disciplining its members. So, ang church po na walang disiplina ay hindi tunay na nakikitang iglesia. Okay, kung walang, anong tinatawag dyan ay parang pansala. No, kahit sa, nandyan po, lahat ang uri ng disiplina, ang basic nito ay ang tinatawag kong bawat isang kaanib ng nakikitang tunay na iglesia ay dapat, this is the basic form of church discipline, dapat magtatalaga ng sarili ang bawat kaanib na makikisama sa gawain ng pananambahan ngayong araw na to. Kung ikaw ay kaanib ng local church, yan ang basic na disiplina na maaaring mong sundin. Magtalaga ka ng sarili kasama ng
ibang mananampalataya sa pagsamba sa Diyos sa araw na ito, magtalaga ka ng sarili na makiisa sa pananalangin sa iglesia, prayer fellowship, at sa paglilingkod gamit ang mga spiritual na kaloob, mga talento, mga kakayanan na ibinigay sa iyo ng Diyos, yan ay gagamitin mo sa paglilingkod sa Kanya sa konteksto ng iglesia. Yan po yung basic, no? Basic na discipline. At kung ikaw ay leader, ikaw ay pastor, ikaw ay elder, nandyan yung mga pamantayan kung ano yung dapat mong gawin bilang leader, bilang pastor, na ayon sa salita ng Diyos. At kung ikaw ay miyembro, dapat meron kang pagpapasakop sa mga tagapanguna na itinalaga ng Diyos na nangangalagap sa kapakinabangan ng iyong kaluluwa. Iyan ang magiging tungkulin. At kung ikaw naman ay magulang, ay huwag mong papumukahi sa galit ang iyong anak. At kung ikaw naman ay anak, ikaw ay magre-respeto at gagalang at susunod sa iyong mga magulang. That is the basic form of church discipline na itinutulo ng Scripture. Grounded in the Scripture. No, yan ang basic. Pero nakakalungkot, marami ang hindi disiplinado sa larangan na ito. Kaya lagi nating ni-encourage, join kayo ng mga pag-aaral. Join kayo. Kung kayo tuloy na miyembro ng church, meron pa nga tayong church covenant, lagi nating nire-recite, aking itinatalaga ang aking sarili, hanggang recital na po ba lang tayo? Magre-recite na lang ba tayo? Ang baka kailangan natin, action na. Action na, hindi yung puro pangako. Action! Yun po yung importante na basic form of church discipline. Subalit, may mga kasalanan po na maaaring kahulugan ng sino mang kaanib sa atin, miyembro man o leader or pastor. Okay? At dapat mapaisa ilalim yung nahulog sa kasalanan sa church discipline. Nang layunin nito ay mapapanumbalik siya sa kanyang kaugnayan sa Diyos at sa iglesia. At igagawad ng iglesia sa kanya sa pangunguna ng mga tagapanguna ang pagdidisiplina. Aalamin ng iglesia ang kanyang partisipasyon sa kasalanan na karaniwan muna na dapat ginagawa ng pribado. Hindi sinasa publiko, pribado. At hihikayatin siya, ikukumbinsi siya na pagsisihan mo, manumbalik ka sa Panginoon, sa iglesia. At kung hindi siya manumbalik matapos ang pribadong pakikipag-usap at sa pamagitan ng samasamang pagsang-ayon ng lahat ng mga kaanib, ay igagawad na sa kanya yung tinatawag na excommunication. Kung ayaw niya makinig, tatanggalin na siya bilang miyembro. Hindi siya magsisi, tuloy pa rin siya sa kanyang kasalanan, tatanggalin na siya bilang miyembro. Yun po yung mabigat. Pero ba, nawa, walang dumating sa ganoon. Pero may mga dumadating talaga dahil nga ayaw magpadisiplina. Halimbawa, yung mga halimbawa ng kasalanang dapat madisiplina. Halimbawa, sandaling ang isang miyembro ng local church ay humiwalay sa biblical doctrine, sa katuruang Kristiyano, niyakap ang ibang katuruan, anong gagawin? Dapat siyang madisiplina upang hikayatin siyang itakwil yung maling doktrina at manumbalik sa tamang aral o doktrina ng ating Panginoon. At kung ayaw niyang makinig, ayaw niyang ayaw niyang manumbalik, anong gagawin sa kanya? Kailangan itiwalag na siya sa kapulungan. Yan, nabasa natin yan sa Galatia 1, di po ba? Let him be an anathema, ayaw yung pakinggan. Humiwalay siya sa gospel. No? Pinatatanggap niya pati mangkukulam. Yan po ay hindi ayon sa salita ng Diyos. Huwag kang makikipag-ugnayan sa mga namatay. Pati yung patay mong tiyo at tiya, patatanggapin mo pa sa Panginoon ay dinaig mo pa ang Diyos. Pati yung patay na kaluluwa, kaya mo pang patanggapin sa Panginoon. So, ikaw ay ititiwalag. Lalo na kung hayaw mong pakinggan ang mga pagtutuwid ng iglesia sa iyo sa pamagitan ng mga tagapanguna. Ganoon din naman, ano pa yung kasalanan po pwedeng malagay sa pagdidisiplina? Kapag ang isang miyembro ng lokal na nakikitang tunay na iglesia ng Panginoon
ay nagkasala ng mga kasalanang nagdudulot ng kahihiyan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, gaya ng mga kasalanang sexual, kahalayan, pagtatalik ng hindi nakapakasal, pagsasama ng hindi kasal. Ito po ay hindi dapat pinababayaang magpatuloy na walang gagawing disiplina ang iglesia. Ilalapat ang disiplina sa sinumang kaanib na nagsisigawa ng mga kasalanang ito upang malinis ang kalipunan ng mga mananampalataya at nang hindi madungisan patuloy ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. So ang ating aim sa mga kapatid na nahuhulog sa kasalanan ay restoration, hindi para ikondena kayo, kundi kayo ipapanumbalikin sapagkat the moment na kayo nagpatuloy ay mas higit na miserable ang buhay na mararanasan nyo kung kayo'y lalayo sa kalooban ng Diyos, sa turo ng Diyos, at sa iglesia ng Diyos. Kaya yun ang layunin. At ito'y makikita natin ang kahalimbawa ng galitong uri ng kasalanang dinidisiplina sa Biblia sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 5:1 hanggang 2, na kung saan dito sa Corinto ay mayroong incest na nangyayari. Okay? Sabi doon sa verse 1, "It is actually reported that there is sexual immorality among you and of a kind that is not tolerated even among pagans. For a man has his father's wife." Yung asawa ng tatay niya, asawa niya rin. Yan po ay mga Kristiyano sa Corinto. "And you are arrogant." Nagmamalaki pa kayo, sabi ni Pablo. "Ought you not rather to mourn?" Hindi ba sa halip na kayo magmalaki, dapat kayo ay manangis? "Let him who has done this be removed among you," or from among you. Yung gumagawa lang ganyan, tanggalin ninyo. Gan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. So Paul was very outraged. He was very angry because of the church's failure to discipline that man and woman in an incest relationship. And the church in Corinth is also corporately sinning. Pati yung buong church ay nagkakasala. Bakit? Tinotolerate nila eh. Inaallow nila yung shameful behavior nitong dalawang ito na nasa church. They were allowing it. And that the church is also sinning in that sense. So the testimony of the church as a whole is at stake when there is failure to implement restorative discipline. The testimony of the church is at stake kung mabibigo na maglapat ng disiplina ang local church sa nagkakasalang kapatid. Dagdag pa ni Pablo sa verse 5 ng 1 Corinthians 5, sabi niya, ito mabigat. Sabi ni Paul, kung hindi makinig, "You are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh so that his spirit may be saved in the day of the Lord." I'm not going to explain this. But ang bigat nun, ano? Paubaya mo na siya kay Satanas. Diba? So I'm not going to interpret this passage, but that is weight. So weighty, napakabigat yung salita na yan ni Paul sa bigat ng kanyang galit dahil sa inaallow ng church ang kasalanang sexual na yan sa iglesia. Dapat remove from among you, sabi niya. Tanggalin. Kung hindi makinig, tanggalin. Ang problema, hindi nalalantad. Yun ang mabigat. Hindi makita. Hindi maisabi. Kaya tatanggalin sa membership. Sino man na hindi makikinig sa pagre-restore, tatanggalin talaga. Ayun ang nasa Bible eh. Eh ano kung mabawasan ng miyembro? Kung puro naman pasaway, idibali na lang ilan na lang. At least nalinis ang church. Na-purify ang church. Kaysa nandoon nga, madami, puro naman ang mga hindi nagpapadisiplina. So, hindi po madali ang magdisiplina. Alam niyo po yan. Bilang pastor, mabigat sa aking puso. Kung gusto niyo malungkot ang pastor, itong pinakamabigat na trabaho ng pastor. Pagturuin na po ninyo ako araw-araw. Huwag lang yung i-implement ang discipline. Bakit? Mabigat eh. Pero kailangan ko isagawa. Namin mga leaders, elders, pag-usapan. Mabigat!
pero kinakailangan. Mahirap sa kalooban, masakit sa kalooban, pero nasa salita ng Diyos at hindi dapat baliwalain. At kapag hindi ginawa, nakakasala iglesia. Kaya mabigat kasi alam mo yung bigat, apektado ang buong katawan. At nakakalungkot, baka ikaw pa yung balikan. Sa halip na yung dinisiplina ang nagbukhang nagkasala, yung pastor ang nagkasala dahil sa pagdidisiplina. Yun ang mabigat. So marami ang umiiwas dito sa pagdidisiplina dahil sa shame. Nakakahiya eh. Diba? Imagine, pag nalaman yung kasalanan, haharap ka sa kongregasyon, hihingi ka ng tawad, so masasaling yung ego, pati yung reputation mo at yung reputation ng pamilya mo, masasaling yan, pati yung community, mai-involve, magkakaroon ng chismisan, maraming magmamarites dyan, kahit mismo sa loob ng kongregasyon, maraming magmamarites dyan, kaya ayaw magpadisiplina dahil sa kahihiyan. Pero nung gumagawa ng kasalanan, walang shame-shame. Pero nung didisiplinahin, meron ng shame. Kaya mabigat. Hindi madali, mga kapatid. At kapag nalantad na yung kasalanan, sa halip na magsisi, humingi ng tawad sa Panginoon, magpasailalim sa restoration sa kanila sa pamagitan ng church discipline, ang iba lumalaban pa sa leader. Nangangatuwiran. Ang iba'y tumatanggi. Ang iba lumilipat lang na ibang church para hindi madisipline. Mabigat po, mga kapatid. Isang mabigat itong karanasan sa iglesia. Pero dapat ito ay pangasiwaan at gawin ng merong kababaang loob, pananalangin, paghibik. Hindi madaling gawin. Ayaw nating gawin. Pero kailangan gawin kung may magkasalang kapatid. Kaya kung kayo nasa kasalanan na hindi pa nalalantad, magsisi na kayo, mga kapatid. Magsisi na. Kasi bakit? Pag nalaman yan, madidisiplina kayo. At kung hindi kayo magpapadisiplina, either malis kayo, matanggal kayo sa church, at masubmit kayo sa miserableng kalalagayan na kahit saan kayong church pumunta, daladala ninyo yan. Nakatawirin ninyo ay, ang Lord, mabait, pag-ibig, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pero as long as hindi na inikokorek, you will suffer the consequences of what you have done. So magpadisiplina because the Lord loves us. Lahat tayo ay prone na magkakasala. Mas mahirap disiplinahin ako kapag ako ay nagkasala. Ang elder, ang deacon, ang ministry heads pagka nagkasala, mabigat. Pero kailangan isagawa. So ang karamihan ay ayaw magpasailalim sa disiplina, tinatago, may cover up. At yung iba ay kusa na lamang lumalayo kahit na kontakin mo, ayaw nang bumalik. At iniiwasan na totally ang disiplina, nagpunta na sa iba, ay iba'y napunta sa kultong simbahan, ganyan na nangyayari. Pero kailangan ang disiplina. Ang church na walang disiplina, hindi totoong visible church yan. Subalit sa mga nagpasailalim, tanungin niyo po yung mga nagpadisiplina. Yung nagpasailalim sa pagtutuwid ng iglesia, ang dulot po ng disiplina sa kanila ay mabuti. Nakapanumbalik sila sa Panginoon at lalo po silang naging aktibo at napagtanto po nila na mahal sila ng church, mahal sila ng Panginoon kasi ayaw ng Panginoon, ayaw ng church na sila'y tuluyang malublob sa paglayo sa Panginoon at sa kasalanan. May malasakit sa kanila ang church. Kaya sila pinakikialaman para sila ay ipanumbalikin. Pero karamihan ayaw nang mapapakialaman. Ayaw silang mapakialaman. Kaya umaalis na lamang, nahihiya. Pero kung matutunan lamang nilang magpakababa, aminin ng kasalanan, iba ang pakinabang na dulot nito sa kanila. At sa akin pong pagbawakas, mga kapatid, kung walang pagdidisiplina sa mga nagkasala, wala pong pinagkaiba ang church sa mga taong nasa sanlibutan. Kung walang pagdidisiplina sa church, mahina ang patutuo ng iglesia, at nababahiran ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang disiplina ay mahalaga dahil ito ay nasa salita ng Diyos. At sa aking pagwawakas, nais ko pong anyayahan ang sino man po sa inyo mga nakikinig ngayon. Kung kayo po ay naghahanap ng tunay na church, visible church, true church of the Lord Jesus Christ, at ayaw po ninyong mapunta sa kulto,
Tandaan po natin ang tatlong tanda ng tunay na nakikitang iglesia. Ano nga po yon? The pure preaching of the gospel, the administration of the two sacraments, and the practice of church discipline. Don't just consider the name of the church bearing the name Christian, but know the kind of doctrines that it teaches. And that is the strongest test to determine the true visible church of Christ, where you and I should belong. Nawa, nabuksan po ang ating kaisipan sa kahalagahan ng pakikibahagi sa tunay na nakikitang iglesia. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po.